Actually, malalat kami dati, nagsara dito. Is mula sa dulo, nagsara sila kasi nga, tagal mag-construct. Iniiwanan nila. Pag naumpisa na nila, hindi kagad nila tinatapos. Hindi marating yung mga linggo, marating ang buwan bago nila umpisaan ulit. Actually, ang UPWH, meron kaming ginawang visibility study tungkol dun sa area. At we found out na yung existing box culvert doon is insufficient na. So we come up with a design, a two-barrel box culvert, 3 meters by 3 meters, that will cater the rainwater coming from Quezon City side. Going, magta-traverse siya along Blooming Creek, Aurora Boulevard, Rizal Avenue, and then Hermosa, magdi-discharge sa may Sunugapo. Ang aking bahay, natanggal ang kalahati. Kasi kami ngayon, lalo kami orbi para nga doon sa nabawasan. Nagsimula yung project so 2013, and ang expiry date namin, expected namin is last June 2015. But unfortunately, during the excavation works, we found out na maraming underground utilities kami na-encounter. Number one is yung 2.2 meter diameter na mainilad along Juan Luna, and then yung PNR existing, and then another one is the high tension wire of Meralco. At yung number four is yung existing na barangay hall near the Sunugapo. So, we decided na maggawa kami ng additional duration para ma-solve yung mga problems na na-encounter naman. Sa isang araw, pag yung walang traffic, sa isang araw, nakakawalong hata kami, minsan sampu. E ngayon sa sobrang traffic, wala, apat na, lima. Yung ating Blooming Interceptor, say 3.3 kilometer RCBC, as of this date, ang natitira na lang namin na gagawin is almost half a kilometer. So, mga 80-something percent, kasi 82% na yung accomplishment namin. Actually, meron kami dyan pwesto. Ginibanga namin yung pwesto namin kasi sabi nila, urgent. Ibig sabihin, mag-comply kami. Nakipag-coordinate na kami sa Maynilad, sa PNR, sa Meralco, at doon sa local government na affected ng barangay hall nila. It will take from mga February or March namin matatapos sila. Next year. So, yun ang target date completion namin. Hindi nakakatulong, lalo nakakasama. Bakit po? Even yung pag-ulan basta amin lahat ang pasok. Lahat nga ng mga alikabok dyan, sa amin lahat ang punta. We have already coordinated with the contractor. Magpo-provide kami ng mga pumps during heavy rains. So, dun sa mga vicinity niya, meron namang mga discharge areas. Yung water coming from Quezon City side, ipapump muna namin dun sa mga tributaries niya, sa mga existing na drainage system. Dun within the area. Para malesen yung pagbabaha rin dun sa vicinity. Yung lamok talaga, tapos yung baho na lumalabas dun sa baho, mabaho talaga siya. Actually, yung observation namin during rains, talagang may flooding doon sa area. Ang number one namin napapansin is yung mga garbage. Pag umuulan, yung aming ginagawa na box culvert, napupuno ng garbage. So, ang ginagawa namin, ino-hole naman namin uli yun. So, yun ang nag-accumulate doon sa area. Ngayon, siyempre, nakikita ng ating mga commuters, mga pedestrians. So, ang akala nila, barado ka agad yung ginawa namin. So, ang ano lang namin sa kanila is konti na lang pagtitiis. So, pag natapos namin yung interceptor, malaking tulong ito para kung hindi man ma-eradicate natin, kundi ma-minimize natin yung flooding, especially dito sa side ng Quezon City at itong bandang Manila.